Cream 9 Cool Smashers, ma-error pa din. Delikado sila ngayong conference kung hindi nila ito aayusin. Ang first six ng Cream 9 ay si Alyssa Valdez, Gemma Galanza, Jeanette Panaga, Celine Domingo, Tots Carlos, Gia De Guzman at Kayla Atienza. Sa PLDT naman ay sina Jovi Prado, Fiona Ceballos, Mika Reyes, Del Palumata, Tony Basas, Rhea Dimacolangan at Kat Arado. Sa unang part ng set 1 ay palitan lang ng score ang dalawang teams hanggang sa lumaki na nga ang lamang ng Cream 9 sa score na 12-21. Sumubok humabol ng PLDT ngunit natapos ang set sa service error ni Jovi Prado. Sa second set naman, inunahan na agad ng Cream 9 ng PLDT at nakalamang na ang mga ito sa score na 3-9. Hindi nahabol ng PLDT hanggang sa umabot ang score na 8-16 pagdating ng second technical timeout. Mas maganda naman ang ipinakita ng PLDT sa padulo ng set ngunit hindi naging sapat ito na mahabol ang Cream 9. Nagtapos ang set sa score na 18-25. Pagdating sa third set ay hirap na hirap pa rin ngang makapuntos ang PLDT sa Cream 9. Natapos ang first technical timeout sa score na 2-8. Pagdating ng second technical timeout ay mas naging malaki ang kalamangan ng Cream 9 sa PLDT sa score na 6-16. Inunti-unti naman ng PLDT hanggang sa naging isa na lang ang lamang ng Cream 9 sa score na 20-21. Ngunit hindi naging sapat ang ipinakita ng PLDT sa set na ito kaya nakuha ng Cream 9 ang panalo. Natapos ang laban sa error ni Basas. Si Tots Carlos nga ang naging player of the game. Nakapagtala ito ng 16 points. Tatlong manlalaro ng Cream 9 ang naka-double digits. Bukod kay Tots ay naka 10 points si Gemma Galanza at 13 points si Alyssa Valdez. Sa panig naman ng PLDT ay walang naka double digits. Ang top scorer nila ay si Del Palumata na may 9 points. Nanalo man ng Cream 9 ng 3 sets kontra sa PLDT ay hindi ganun kasolid ang naipakita nila. Kailangan nilang bantayan ng mga errors nila lalo na't mas pinalakas ang ibang teams. Sa Lunes naman ay maghaharap ang Cream 9 kontra sa Bali Pure at PLDT kontra sa Petrogas.